Sa pagkatalo nga pong ulit ng Brooklyn Nets ng 11 magkakasunod na beses ngayong taon na ito, ay hindi na nga po nila maikakaila pa na kailangan na nga po nilang paglaruin si Ben Simmons. Pero ang tanong, kailan nga ba? Yan nga ang ating unang aalamin natin dito na sasamahan ko na rin ang balitang tutulungan at tinulungan nga talaga ni Dwayne Wade si Russell Westbrook at ang balitang maaaring kunin ng Lakers ang manlalaro at agawan ang Brooklyn Nets. Kaya tara, simulan na natin yan. Bago nga tayo mag-umpisa ngayon dito mga idol, ay magandang araw sa inyo. Shout out nga pala sa lahat ng laging nanuno dyan at laging nakaantabay sa mga videos na pinapalabas ko. Bisitahin, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga NBA updates doon. Mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. So tara, halina't ipagpatuloy natin yan. Pagkatapos nga pong matalo ang Brooklyn Nets sa kanilang huling laro kontra sa Miami Heat ay umabot na nga po sa 11 laro ang kanilang losing streak ngayong season. At para mas malinaw nga po sa inyo, hindi pa nga po nananalo ang kanilang koponan simula pa noong Enero 26. Yes mga idol, ganyan nga po kalaki ang pinagdaraan ng problema ngayon ng kanilang buong prangkisa. Kaya hindi na nga po nila maitatanggi na kailangan na nga po nilang paglaruin ang kanilang bagong player na nakuha nila sa trade nila kay James Harden na sina Ben Simmons, Seth Curry at si Andre Drummond. Ayun nga po sa lumabas na balita, wala rin naman nga daw po silang magiging problema kina Seth Curry at Andre Drummond dahil nasa condition rin naman nga po ang kanilang mga pangangatawan. Ibig sabihin, pwede na nga po silang makasama sa kanilang susunod na laban kontra sa Sacramento Kings. Magkakaaberya lamang nga daw sila ngayon pagdating sa kanilang bagong player na si Ben Simmons gayong hindi pa nga po ito nakakapaglaro ni isa mang laro ngayong season. Matagal-tagal na rin naman nga po itong hindi nakapag-ensayo simula ng malaglag ang Philadelphia 76ers ng nagdaang playoffs. Kaya kailangan muna nga daw po nitong ibalik sa magandang kondisyon ang kanyang pangangatawan bago siya tuluyang paglaruin ng Brooklyn Nets. At as of now nga po ay wala pang saktong araw kung kailan siya makakapaglaro. Sa pangalawang balita naman, bagamat man nga po halos ilang buwan na nga po ang nakakalipas mula nang makasali si Westbrook sa Lakers ay hindi pa rin naman nga po siya nagkakaroon ng maganda at consistent na laruan kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Medyo sablay pa nga po ang kanilang chemistry ngayon at mukhang hindi pa nakakasabay si Russell Westbrook sa sistema ng kanilang koponan. Kaya dahil nga dyan ay naawa na nga po sa kanya ang dating NBA superstar na si Dwayne Wade at binigyan nga po siya ng kaunting payo kung papaano nga ba siya makakasabay sa laruan ni LeBron James. Ayon nga po sa naging pahayag nito, kailangan lamang nga daw po ni Russell Westbrook na pumili ng kanyang role sa tuwing nasa loob ng court sina LeBron James at Anthony Davis. At kapag wala naman nga po ito, ay pwedeng-pwede nga po niyang ipakita ang kanyang tunay na laro. Sa ganyang paraan nga daw po ay magiging matagumpay siya sa koponang ito at ito na rin naman nga daw po ang naging dahilan bakit medyo gumaganda-ganda na ang laruan nito sa kanilang huling laban kontra sa Golden State Warriors kung saan naging effective nga po dito ang kanilang big three. Gayong nabanggit na rin nga po natin ang koponan ng Los Angeles Lakers ay dediretso na nga tayo sa ating huling pag-uusapan dito sa ating bagong video sa balitang pwede nilang kunin at agawan ng dating manlalaro ng Brooklyn Nets. Naibalita ko nga po noong nakarang araw na plano nga po ng Lakers na maghalungkat ng mga bagong players sa loob ng buyout market na magpapalakas talaga. At base nga po sa inilabas na balita, balak nga daw po nilang kumuha ng isang wing defender na siyang pinakakailangan talaga ngayon ng kanilang koponan. Kung inyo nga pong mapapansin, kakaunti lamang nga po ang mga malalaro ng Lakers na mapagkakatiwalaan sa depensa. Sa ngayon nga po ay meron lamang silang isang ganyang klaseng malalaro sa katauhan ni Stanley Johnson. Ngunit kung gusto man nga po nilang mapalakas ang kanilang team ay kailangan nga po nilang kumuha ngayon ng isa pang wing defender na babantay sa best player ng kanilang mga nakakalaban. At base nga daw po sa inilabas na balita, ang pinaka nababagay na malalaro nga daw po na dapat nilang kunin ngayon
ngayon ay si DeAndre Bembry na huling naglaro ngayong taon sa Brooklyn Nets. Isa rin naman nga po itong above average na defender na kayang bantayan ang magagaling na manlalaro sa kanilang makakaharap ngayong taon at ngayong season sa papalapit na rin ng NBA playoffs. So yun lang mga idol. Once again, this is your J-Zone TV.